Punta naman tayo sa community pantry at napakaraming subulpot all over the country after Ana Patricia No organized the first one in Maginhawa Street. At nakakalungkot nga at doon sa Pasig merong 6 yatang babae na sinimot yung community pantry doon. Now the question is, meron ba silang liability for taking away all the goods and the products of the community pantry? Nakikita natin na there is a liability under 308 of the revised penal code, meaning they are liable for simple theft. At ang element ng theft is if you take away private or personal property, that's one element. Another is the property belongs to another, hindi sa kanila. Pangatlo, yung intent to gain. Siyempre, pag kinuha nila, ang intention nila ay makinabang doon sa produce or goods na kinuha nila. At of course, ang fourth element, without the consent of the owner of the property. And definitely yung barangay Tanod na sinabihan nila na nagpaalam naman sila sa Tanod is not the owner of the pantry, but it is the organizer. So dapat yung organizer ang pinagpaalaman nila na kukunin nila lahat ng nandoon. And the fourth element is dapat walang violence. Kasi pag nag-violence yan, ma-upgrade yung criminal offense into robbery. So, in this case where you raid a community pantry and take all the goods that are displayed there, kahit na for charity purposes yan, kahit na for noble purposes, pero kinuha mo lahat without the consent of the organizer, then you are liable for simple theft. Of course, yung penalty is dependent on the value of the property. Pero ang maximum yan na penalty naman is 6 years, 1 day to 12 years in prison. Pero pag ito goods ay umabot ng halagang 102,000 and above, ang maximum penalty niyan ay reclusion, temporal or 20 years in prison plus a heavy fine. Sundin natin yung rules ng community pantry, kunin mo lang yung kailangan mo. Diba? Hindi ka naman politiko, so huwag kang maging greedy.